Hello mga kalisi, magandang araw sa inyong lahat. For today's video, gagawa po tayo ng ating doormat, three colors. Ang isa po ay table runner. Panoorin niyo po ako kung paano po ako gumawa ng iba't ibang kulay ng mga doormat. At bago po natin umpisahan ang ating paggawa ng doormat, i-shoutout po muna natin si na Roning Sulit, Chris Sakalam, Micaela Policarpio, Aris Ilagan, Don Per TV, Russell Lance Lim. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, comment lang po kayo sa aking comment section at i-shoutout ko po kayo sa aking next video. For today's video, gagawa po ako ng medium size na doormat. At ang isa po ay table runner. I-adjust ko lang po ang aking loom para sa aking new size na doormat. Papakuan ko lang po at lalagyan ko lang po sa gitna ng kahoy na may pako. Madali naman pong mahugot yan kung sakaling big naman ang aking gagawin. Ngayon ay aking pipinturahan muna para mas maganda ang aking loom. Presentable. At karamihan po sa aking ginagawang doormat ay mga Nike na damit. Kasi po ito po ay aking ukay-ukay na hindi na po masyadong mabibili dahil may mga damage. Ngayon naman po ay maglo-load na tayo ng first layer para sa ating medium size doormat. Aayusin lang natin para maganda. Ganyan siya kabusisi. Ganyan. Madali naman siyang gawin dahil ganyan-ganyan lang. Isusuot mo lang ng konti, hubutin mo yung isang tela. Tapos yung isang tela naman. Ayan. Ito na pala. Purple color pala itong niload ko. Purple and pink. Yung gitna, ilalagyan ko ng red. Hindi lang masyadong kita sa camera, pero maganda naman siya sa personal. Ganyan lang po ang pagbubuhol sa ating tela para humaba. Easy lang po yan. Bubutasan lang ang magkabilang dulo. At ipapasok ang isa at ayan na. Ready to banday na naman hanggang sa matapos. Ayan na ang red and pink color. Sa gitna ko siya nilagay para meron akong style ng aking table runner. Ayan, halos nangangalhati na. Natapos ko na ang last layer ng aking red and pink. Ayan na siya, medyo kulubot dahil nga iniba ko ang aking pagbabanday. Inisa-isa ko siya kaya parang lalagpas.
pandahan. At yan ang finished product ng aking table runner. At second, i-load na po natin ang ating gagawing second doormat. Ang ginawa ko po dito ay pinagsalubong ko sila para hindi na ako maglalak sa pinaka magkabilang gilid. Pagsasalubong na lang sa gitna at yun na po ang aking pinakalak. Ganyan lang po kadali ang aking new doormat. Ang aking beautiful doormat. Pagdating sa dulo, iikot lang po natin yung dalawa. Ayan po, iikot lang. At time to lock na po tayo dito sa gitna, ang lock. Ganyan lang po. Mabilis lang po yan. At eto na ang aking red and green doormat. We'll see kung ano ang magiging itsura ng ating doormat. Tanggalin lang po muna natin sa pako ang ating doormat. At ayan, kitang-kita naman po natin, pantay na pantay ang bawat dulo ng finished product na second doormat natin. Wow, nice, 'di ba?
At ito na po ang aking pang third doormat na gagawin. Green and pink. Pink and red. Tingnan natin kung ganun din kaganda. Experiment lang po tayo. Pero, beautiful doormat ang ating ginagawa. Same procedure lang po ang ating pagbabanday sa first and second. At ngayon ay third na. Ganun lang din po. Sa kulay lang po yan nagkaiba. Ayan na. At nangangalhati na ako dito sa aking third doormat. Ang ganda ng aking experiment na doormat. Matibay, matigas ang kanyang yari at medyo at makapal. At ito na ang aking pangatlong doormat. Oh, so pretty! Tada! Ito na ang aking table runner. Anong masasabi niyo guys? Mga kalisi sa aking table runner na ginawa. Diba? Ang ganda. Tada! Ito ang aking pangalawang nagawang doormat. Tada! Ito ang aking pangatlo. Ano po ang masasabi nyo? Comment below lang kayo sa aking mga na-share sa inyo. At kung meron po kayong suggestion, pwede po kayong mag-comment. At kung may tanong po kayo, paki-comment na lang po. And please subscribe po and click the bell button para ma-notify po kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Thank you for watching! Bye-bye!